Max Podcast tayo. At Max Podcast po natin ngayon, pag-uusapan po natin ng mga tips para maisip na lalaki na dapat kanyang bigyang halaga. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang tips para maisip na lalaki dapat kanyang bigyang halaga is matutong mag-no paminsan-minsan. Yan ang unang paraan kay inspired upang isang lalaki. Ang partner mo, ang lalaking minamahal mo ay lalong mas pahalagahan ka at makita niya ang halaga mo. Diba? Eh bakit naman ganun kay inspired kapag sabihin natin paminsan-minsan nag-no ako o hindi ako laging available o tumatanggi ako, eh makikita niya lalong halaga ko? Oo naman. Eh bakit ganun kay inspired sapagkat yung mga babae na walang ginawa kundi sumunod na lang sumunod, kahit mali, kahit magkakasala na, kahit hindi tama, talaga namang pababang tingin sa'yo na lalaki. Totoo yan. Yung iba dyan, niyayaya pang mag-inom ng boyfriend. Yung iba dyan, niyayaya pang magsugay ng asawa. Sunod naman. Bakit? Sapagkat kay inspired partner ko to, dapat ito sundin. Siya ang lalaki, siya ang leader, at mahal ko siya. Kahit mali yung pinapagawa sa'yo, yung iba naman dyan, sobrang babata pa, niyayaya na maglabing-labing. Eh dahil sa sinasabi nyo, mahal nyo yung boyfriend nyo, binibigay nyo yung sarili nyo. Huwag ganyan kay inspired. Dapat matuto kang mag-know. Eh, kay inspired, baka iwan ako eh. Baka makipaghiwalay. Baka humanap ng iba. Baka magalit. Baka masaktan ako. Mas lalo kang masasaktan kapag bumaba ang tingin niya sa'yo. Bababa ang tingin niya sa'yo kapag ikaw wala kang ginawa kundi magpauto sa kanya. Pero pag paminsan-minsan nag-no-no ka, lalo na kapag alam mong nasa tama ka, ang lalaki tataas ang tingin sa'yo. Sapagkat hindi lahat ng babae kay tulad mo. Huwag kang laging magpadala sa emosyon mo. Alam ko ang mga babae ay emosyonal. Pero dapat gamitin nyo pa rin ang utak nyo sa mga ganyang bagay upang ang lalaki ay respetuhin ka. Tumaas ang tingin sa'yo. Makita niya sa isip niya, sa puso niya, na dapat kanyang ingatan at bigyang halaga ka-inspire. At ang pangalawang tips mga ka-inspired para maisip na lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is huwag mong sobrahan ang pagbibigay ng effort. Yan ang pangalawa ka-inspired. Eh ka-inspired, baka naman hindi tama yan pag ginawa ko yan. Ka-inspired, kapag sinobrahan mo ang pagbibigay mo ng effort sa partner mo, ay siguradong bababa ang tingin niya sa'yo. Magsasawa sa'yo, alam ko yung iba. Kung may lalaki mang nanonood sa akin ngayon, sabihin nila, hindi totoo yan, mas dala naming mamahalin yan. Oo, sa una. Pero kapag ganyan ang babae, palagi sa inyo, sigurado ka-inspired. Makakaramdam na ng pananawa. Kasi ang gusto ng lalaki, ang nature ng mga kalakihan, gusto namin yung nag-challenge kami. Ayaw namin yung easy to get. Ayaw namin yung sobrang naghahabol na sa amin. Ayaw namin yung sobrang mahal na kami. Ayaw namin yung hindi na namin pinaghihirapan. Ayaw namin yung easy to get na. Ayaw namin yung sobrang needy na. Ayaw namin yung lagi nagpaparamdam. Ayaw namin yung masyadong mahigpit. Ayaw namin yung marupok, ayaw namin yung martir, ayaw namin yung talagang nababalo sa amin, gusto namin kami ang nababalo sa kanya, talaga naman ka-inspire. Ang buhay na ito ay talaga naman ganyan, kanya-kanya tayong nature, female nature, male nature, at ang mga male nature kami, gusto namin yung mababaing hard to get. Kaya nga diba yung mga high value yung hinahabol-habol sapagkat hard to get sila, talaga naman maging ganun ka, mag-self-improve ka. Imbis na mag-boost ka ng panahon sa kaka-effort sa partner mo, ay mag-focus ka sa sarili mo. Pagandahin mo ang itsura mo. Magpa-sexy ka. Pa-improve mo ang buhay mo. At talaga naman ka-inspired ayusin mo ang personality mo. At ang lalaki ay laging mababalo sa'yo. At ang lalaki ay siyang mag-aabo sa'yo. At siya ay laging maiisip ang halaga mo ka-inspired. At ang mga tong tips mga ka-inspired para maisip na lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is dapat consistent kapag nag-no-contact rule. Yan ang pangatlo ka-inspired. Halimbawa sa sitwasyon ka ngayon na nag-no-contact rule ka sa boyfriend mo o sa partner mo, sa asawa mo dahil sa problema nyo, dahil sa binabaliwala ka o sa baling sinasaktan ka na sobra na sa'yo sa mga ginagawa niya sa'yo, lagi ka nang umiiyak, wala yung nasasaktan, di nakikita ang halaga mo, tapos bigla ka nag-no-contact rule, dapat ka-inspired upang talagang maisip niya ang halaga mo. Ang tunay mong halaga ay dapat consistent ka sa paggamit ng no-contact rule. Hindi yung sa umpisa ka lang magaling, hindi yung sa umpisa ka lang maratag, sa umpisa ka lang matapang, sa umpisa ka lang hindi nagpaparamdam, pero pag naging marupok ka na, nakaramdam ka ng kalungkutan na mismo siya, hinahanap-hanap na siya ng puso mo, ay biglang bibigay ka na.
bigla ka na ulit maghahabol-habol sa kanya. Eh talaga namang di niya makikita ang halaga mo pag ganun. Tatawanan ka pa niya, iisipin niya, at mamalikin ka pa niya, iisipin niya na ganyan ka lang, sa umpisa ka lang pala. Hindi mo rin pala ako kayang tiisin. Gusto mo ba na ganun ang isipin sa'yo ng lalaki? Tapos di niya pa makikita ang halaga mo? Eh ganun, kay Spud, huwag kayong maging marupok. Kailangan kapag nag-no-contact call ka, eh ituloy-tuloy mo. Eh hanggang kailan kay Spud? Hanggang magbago siya. Kailan yon? Makikita mo yan. Bakit? Sapagkat kapag ang isang lalaki nakarealize na, pag ang isang lalaki nagbago na, kapag ang isang lalaki tunay ka ng mahal, pag ang isang lalaki nakita ang halaga mo, pag ang isang lalaki naramdaman, naisip na dapat ka lang bigyang halaga, ay gagawin niyang lahat upang bumalik ka. Gagawin niya lahat para magkabalikan kayo. Gagawin niya lahat upang makamtan muli ang puso mo. Ganyan ang lalaki. Kaya ikaw, ang trabaho mo, magtiwala ka sa proseso. Pag nag-no-contact call ka, ituloy-tuloy mo. Maging consistent ka. Lumapit ka sa Diyos. Magpaka-busy ka. Mag-self-improve ka. Libangin mo ang sarili mo. Huwag siyang lagi ang iniisip mo. Lumabas ka kasama ang mga kaibigan mo at humarap ka ng mga pagkakalibangan mo. Basta tama lang ka-inspire. Sin sa mga sikreto. Tips ko sa inyo upang maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyang halaga ka-inspire. At ang pang-apat na tips mga ka-inspire para maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is iwasan mo na magpakita palagi ng kahinaan sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire. Dahil kapag palagi ka nagpapakita ng kahinaan sa isang lalaki, eh sigurado ka-inspire mas lalong hindi niya makikita ang halaga mo. Eh ganun ba yung ka-inspire? Paano yan? Babae kami. Paano yan? Babae ako. Paano yan? Ganyan, ganyan, mahina ako. Kasi nga, babae ako. Dapat ka-inspired. Tanggalin mo sa isip mo yan. Hindi porkit babae ka, eh palagi ka lang mahina. Oo, may pagkamahina talaga ang babae. Sa maraming larangan, sa maraming bagay. Pero, binigyan tayo ng kalayaang mamili. Binigyan tayo ng kalayaang kontrolin ang ating sarili. Dapat paminsan-minsan piliin mong maging matatag. Piliin mong maging matapang. Piliin mo na talaga namang iwasang magpakita ng kahinaan sa kanya. Bakit naman ganun kayong spot? Mag-i-effort kami na itago ang aming kahinaan, sikapin nyo. Bakit? Dahil kayong spot ang isang lalaki, kapag nakikita niya na ang babae strong, pag ang isang babae independent, pag ang isang babae talaga namang kayong spot, may pananindigan, di naghahabol sa lalaki, pag ang isang babae di nababayo sa lalaki, pag ang isang babae matapang, talaga namang walang pakialam, at dumidistansya kapag kasobra ng lalaki, ang lalaki talaga mang tumataas ang tingin dyan. Kaya, imbis na kahinaan ang ipakita mo, magpakita ka sa kanya ng kalakasan, ng katapangan, ng katatagan, at ng paninindigan. Upang ang lalaki, sa katagalan na siya ang maghabol sa iyo, sa katagalan na makita niya ang halaga mo. Dahil hindi niya makita ang halaga mo kung puro kahinaan ang ipapakita mo. Eh ano ba yung mga kahinaan na yan, Kane Spark? Yung palagi kang iyak ng iyak, palagi kang message ng message, chat ng chat, text ng text, call ng call, pupunta ka pa sa trabaho niya, pinupuntahan mo sa bahay nila, nagmamakaawa ka pa sa kanya, yung iba lumuluhod pa, yung iba nang lulumpasay pa, yung iba humahagulgol pa, yung iba niya damay pa kaibigan, yung iba humihingi pa ng tulong sa magulang. Talaga naman lahat ng paghahabol, lahat ng kabaliwan, lahat ng katangahan, sinalo mo na, ginawa mo na, binuhos mo na. Sa tingin mo, babalik siya pag ganyan? Bumalik ba siya sa'yo? Bumalik ba siya sa'yo? Baka sabihin ng iba, King's Park, sa amin, bumalik. Eh, anong dahilan? Awa. Sa totoo lang, sigurado ako, 80 to 90% awa lang yan. Bakit? Dahil, syempre, ganun ba naman gawin mo eh? Pupuntahan mo palagi sa trabaho, guguluhin mo yung mga kaibigan niya para lang makausap siya. Pati magulang niya, kinakausap mo na. Eh, kahit naman siguro ako, baka bigyan ka na ng pagkakataon pag ganyan kakakulit eh. Pero, yung tunay na halaga mo ay di niya pa rin nakikita. Sapagkat ikaw ang naghabol at hindi siya. Kaya kayo nagkabalikan dahil ikaw ang naghabol. Makikita niya lang ang tunay mong halaga at tunay ka lang niligaya kapag siya ang naghabol sa'yo. Dahilan kung bakit nagkaayos kayo. Diba? Kaya yung problema, ikaw ang naghabol, hindi naman siya. Pagmamalaki mo yan? Ipagmamalaki mo yan na nagkaayos kayo dahil naghabol ka? Change part. Kung gusto mo na maisip ng isang lalaki na kung gusto mo na maisip ng isang lalaki na tunay kanyang bigyang halaga, ay dapat siya ang maghahabol sa iyo. Lalo na kapag siya ang nakagawa ng pagkakamali. Lalo na kapag siya ang nagkasala sa iyo. Lalo na kapag pinaiyak ka niya, niloko ka niya, pinagpalit niya sa iba, sinaktan ka niya at iba pa na hindi magandang naranasan mo. Kaya inspired, makikita lang ng isang lalaki yung tunay mong halaga kapag tinuruan mo siya ng leksyon. Sa pamamagitan ng hindi ka maghahabol sa kanya,
magpo-focus ka sa buhay mo, papagandahin mo ang sarili mo, at ipapakita mong maligaya ka kahit wala siya sa buhay mo. Talaga naman huwag ka magpakita ng kahinaan, magpakita ka ng kalakasan at katapangan. Sapagkat iyan ang nirerespeto, hinahabol-habol, kinababaliwan at pinapahalagahan ng mga kalakihan ka-inspire. At ano naman tips market spot para maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is iwasan mo na kontrolin siya, yun ang panlima ka-inspire. Ano yung ka-inspire? Kontrolin siya? Oo, yung iba sa inyo masyadong nangongontrol, nagmamanipula, masyadong nananakal, mahigpit, laging talaga namang gusto nila sila nasusunod at bossy at iba pa. Para bang kinokontrol mo na yung buhay at desisyon ng partner mo. Huwag ganyang ka-inspire. Alam nyo, hindi tama yan. Pero minsan, nature ng babae yung ganyan eh. Lalo na kapag takot mawala yung lalaki. Kahit yung mga hari, binubulong-bulungan lang ng mga reyna yan. Diba? Kahit yung mga mayaman, konting lambing lang na asawa nila yan, mapapasunod yung lalaki. Dahil lang isa sa mga kahinaan na mga kalalakihan namin ay kayong mga babae. Pero sana huwag nyo naman masyadong abusuhin yun. Lalo na kapag mahal ka ng partner mo, dahil lahat ng bagay ay may limitasyon, lagi mong tatandaan yan. At mali yun ang nangongontrol ka, diba? Hindi siya tuloy magpakalalaki para sa sarili niya. Kain spot, huwag mo siyang kontrolin. Dahil kapag ginawa mo yan, kapag yan nakita niyang kinokontrol mo siya, malamang sa malamang ay talagang magbago sa'yo yan. Kapag ikaw masyado mo kinokontrol ang asawa mo, masyado mo kinokontrol ang boyfriend mo, malamang sa malamang ka-inspire talaga namang hindi matutuwa yan sa'yo. Mag-aaway kayo at baka ipagpalit kanya sa iba. Oo, baka ipagpalit kanya sa iba. Iwan kanya o lokohin kanya. Sapagkat ang mga gusto ng mga kalakihan is yung mga babae na totoo sa sarili nila. Yung mga babae na hindi masyadong nagmamanipula. Yung mga babae na hindi masyadong nangongontrol. Yung mga babae na hindi masyadong mahigpit at nambabakod. Lahat tayo ka-inspire may kalayaan sa buhay. Basta gawin lang natin kung ano ang tama. Dapat ka-inspire, huwag ka masyadong mangontrol sa partner mo. Huwag ikaw lagi ang nasusunod. Huwag ikaw lagi ang talagaman dapat sundin. Magpaka-leader dapat ang lalaki. Sa pamamagitan ng dapat ikaw ay matutong makinig. Ka-inspire. So yun sa mga sikreto. Tips ko sa inyo upang maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyang halaga. Kailangan hindi ka nangongontrol sa kanya at matuto kang sumunod sa lalaki. Ka-inspire. At ang mga anong tips mga ka-spot para maisip ng lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is bigyang halaga mo ng lubos ang sarili mo. Yung pangayon kay Inspire. Alam nyo mga ka-spot ang isa pinaka talaga mang sikreto upang ang isang lalaki ay makita, maramdaman at maisip ang halaga mo ay dapat inuuna mo ang sarili mo. Dapat pinapahalagahan mo ang sarili mo at hindi na lang puro siya ang iniisip mo. Ka-inspire kahit may asawa ka na, kahit matanda ka na, may edad ka na, kahit may mga apo, may mga anak ka na, kahit anumang edad mo ngayon, nasaan ka man, at kahit kailan man, bata ka man, ano man ang itsura mo, ano man ang hugis ng katawan mo, sino ka man, ano man ang kulay ng balat mo, dapat palagi kang nagpapaganda, dapat palagi kang self-improve, dapat inaayos mo palagi ang sarili mo, dapat palagi kang mabango, nakaayos ang itsura mo, ang buhok mo, ang suot mo, dapat palagi kang ka-inspired, kaakit-akit sa mga mata niya. Eh, ka-inspired, kapag ginawa ko yun, binibigyang halaga ko bang sarili ko? Oo naman, sapagkat nag-e-effort ka sa sarili mo. Hindi puro siya na lang palagi ang iniisip mo. Hindi puro siya na lang palagi ang kinokontak mo. Hindi puro siya na lang palagi ang talaga namang ka-inspired, nag-iisip ka ng paraan kung paano siya mapapasaya. Hindi siya na lang palagi ang umiikot ang mundo mo. Dapat matuto kang ipakita sa kanya na ikaw ay nagmamahal sa sarili mo. Dahil kapag nakita ng isang lalaki na ang partner niyang babae ay pinapahalaga ng sarili niya, doon mas lalo niya itong minamahal. Totoo yan, ka-inspired. Maniwala kayo sa akin. Mahalin nyo ang sarili nyo. Mag-self-improve kayo. At ang partner mo ay talagang hindi lang makikita ang halaga mo. Sa halip, mas mababalo pa siya sa'yo. At kapag ka, nagtalo kayo or may mga bagay kayo hindi pagkakaunawaan, malamang sa malamang ay hindi kanya matiis. Dahil sa ginagawa mong ganyan, ka-inspired. At ang mga pitong tips mga ka-spot para maisip ng isang lalaki na dapat kanyang bigyang halaga is huwag na huwag kang maghahabol. Yan pa pito at pinakuhuli ka-inspire. Huwag na huwag kang maghahabol. Lalong-lalo na kapag ka wala kang kasalanan. Huwag na huwag kang maghahabol. Lalong-lalo na kapag wala kang ginawang mali. Kapag nasa katwirang ka. Kapag ka ikaw ang nagrabyado. Pag ikaw ang ginawa ng kasalanan. Dapat ikaw ay manindigan sa kung anong tama. Mahalin mo ang sarili mo, respetuhin mo ang sarili mo.
hindi yung ikaw na nga ang sinaktan, ikaw na nga ang niloko, sa'yo na nga nagsinungaling, ikaw na nga yung pinaiyak, ikaw na nga yung sabihin natin ginawa ng kasalanan ng mali, ikaw pa yung maghahabol, ikaw pa yung magsosorry, ikaw pa yung magmamakaawa, ikaw pa yung mahahagulgol para lang bumalik siya. Talaga naman kay Inspire, nasaan ang respeto at paggalang mo sa sarili mo? Kahit hindi lang sa pagkababae mo, sa pagkatao mo na lang. Wala kang pagamang integridad. Wala kang awas sa sarili mo. Wala kang respeto sa sarili mo. Talaga naman kay Inspire, kung nakakapagsalita lang yung katawan mo, ay papagalitan ka. Huwag ganyan kay Inspire. Huwag na huwag kang mag-aaboy kapag ka ikaw ay sinaktan. Dapat siya ang magsisi. Dapat siya ang makarealize ng pagkakamali niya. Dapat siya ang mag-sorry. Dapat siya ang maghabol sa'yo. Dapat siya ang makakita ng tunay mong halaga sa pamamagitan ng huwag mo siyang habulin. Huwag kang magparamdam. Huwag mo siyang kulitin. Mag no contact rule ka. Huwag mo siyang talaga namang sabihin nating kulitin at balik-balikan. O kaya naman kausapin pa, lalo na kapag binabaliwala ka, ay mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kaya inspire sa mga dapat mong tandaan. Ang problema kasi sa iba dyan, ang titigas ng ulo. Nauunawaan ko, bilang love coach, oo, nalalaman ko yan. Ang alin, na ang babae, oo, nakikinig sa akin, ang babae sa umpisa matapang, nakarinig ng inspirasyon, na-inspired! Pero pag nandiyan na sa sitwasyon na yan, natatalo ng emosyon. Natatalo ng damdamin. Nakakalimutan ng napag-aralan. Nakakalimutan ng advice. Nakakalimutan ng natutunan. Nakakalimutan muli ang sarili. Nakakalimutan muli ang halaga. Nakakalimutan muli ang respeto sa sarili. At muling naghahabol-habol sa lalaki. Ngayon, ang isang lalaki, hindi niya nakikita ng tunay ang halaga mo. Hindi niya nakikita ng lubusan ang halaga mo. Dahil naghahabol ka. Kaya Spark, huwag ganyan. Hayaan mo na makita ng partner mo ang halaga mo sa pamamagitan ng huwag na huwag mo siyang hahabulin. At maniwala ka, sa katagalan, may isip na rin na dapat kanyang bigyang halaga. Dahil pinatunayan mo na ikaw ay nagpapahalaga din sa sarili mo. Mas pa rin po, maraming salamat po mga experts pagtapos ng vlog detox. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, ay posture na po mga experts, click ito rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching or magpa-advice, pakimessage lang po ako sa aking Facebook, sa Messenger, pakichat ako. Ako mismo mag-reply sa inyo. Ang pinto apel teacher ko, pakimessage lang po ako. Pag-usapan din yung problema sa pag-ibig in a relationship. Maraming salamat mga inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!